So matapos ngang maaresto at kasalukuyang nakakulong ang dalawang pastor ng Lapasan Baptist Church na sina Pastor Dimver Andales at yung kanyang junior pastor na si Pastor Jeter Nonot, mukhang palaisipan pa rin para sa iba kung bakit itong dalawang pastor ay na-involve dito sa pagpaslang kay Adrian Fornelius noong May 2023. Kung maalala natin, 3 months after na mangyari yung krimen, lumutang yung pangalan ni Pastor Andales. Although earlier pa, napapabalita na yung tungkol sa sinasabing love triangle between Pastor Andales, Joan Orog, yung girlfriend ni Adrian, at ni Adrian Fornelius. At sa masusing ginawang case build-up ng CDO Police, lumalabas na person of interest nga itong si Pastor Andales. And then later on, pinadala na siya ng supina bilang isa sa mga persons of interest dito sa kasong ito. At nung nagdaang araw nga, naglabas na ng arrest warrant ang korte para kay Pastor Andales at kay Pastor Nonot. So from being persons of interest ang dalawang ito, this time, mga suspects na sila. So paano nga ba nangyari ito at nadawit itong dalawang pastor dito sa nangyari kay Adrian Fornelius? Lumalabas sa balita ngayon na ayon sa resolution ng Prosecutor's Office ng Cagayan de Oro City, malaki ang naitulong ng salaysay ng girlfriend ni Adrian na si Joan. Lumalabas din sa resolution na totoo ngang may relasyon si Pastor Andales at yung girlfriend ni Adrian. Pero ang term na ginamit ng girlfriend ni Adrian ay ex-boyfriend na niya, si Pastor Andales. Base sa resolution, personally na in-identify ng girlfriend ni Adrian si Pastor Nonot bilang isa sa dalawang tao na andoon mismo nung mangyari yung krimen kay Adrian. Positively na na-identify ni Joan Orog itong si Nonot based dun sa nakuhang CCTV na hawak ng mga kapulisan. In fact, ayon pa sa resolution, laking gulat nitong girlfriend ni Adrian nung makita niya na isa pala sa mga suspects na allegedly na gumawa ng krimen kay Adrian ay kilala niya. At ito nga si Pastor Nonot. Ayon kay Joan mismo, kilalang kilala niya si Pastor Nonot dahil madalas na itong kasama ni Pastor Andales tuwing nagkikita sila. At itong si Pastor Nonot ang sinasabing driver at escort ni Pastor Andales. Sinalaysay din ni Joan dun sa resolution na ex-boyfriend niya si Pastor Andales. At naikwento nga niya doon na pinapili daw siya ni Pastor Andales kung siya ba o si Adrian. At nung pinili daw niya si Adrian bilang kasintahan, galit na galit daw itong si Pastor Andales. At ayon kay Joan, sinabi daw ni Pastor Andales na ipapapatay niya itong si Adrian. At pagkatapos daw nitong away nila, dito na daw nagsimula yung mga balibalita na ginatasan niya si Pastor Andales. Ito yung salaysay ng girlfriend ni Adrian na makikita sa resolution ng Prosecutor's Office. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit na-link itong dalawang pastor sa pagpaslang kay Adrian Fornelius. Dahil na rin dito sa salaysay ng mismong girlfriend ni Adrian. Pero ayon sa mga abogado ni Pastor Andales, circumstantial evidences lang daw yung mga bintang sa kanilang kliyente. Ibig sabihin kasi ng circumstantial, hindi siya direktang ebidensya. Kumbaga, na-connect lang itong si Pastor Andales sa krimeng nangyari kay Adrian dahil nga dating boyfriend siya ng girlfriend ni Adrian. Plus of course, yung pagbabantang ginawa niya sa harap ng girlfriend ni Adrian na kung saan sinabi nga niya na ipapapatay niya itong si Adrian. Pero ayon naman sa mga abogado ni Fornelius, marami silang hawak ng mga pieces of evidence na talagang magtuturo na itong si Pastor Andales nga ang mastermind sa pagpaslang kay Adrian. Kumbaga, hindi lang itong salaysay ng girlfriend ni Adrian ang hawak nila. Ngayon, kung talagang si Pastor Nonot yung nasa video, isa rin itong malakas na dahilan kung bakit lalong na-link itong si Pastor Andales dito sa krimen. Kasi ano nga ba naman ang magiging koneksyon ni Pastor Nonot para paslangin itong si Adrian? Kung wala naman siyang koneksyon kay Adrian, maging sa girlfriend ni Adrian. Ang may koneksyon dito sa love triangle ay si Pastor Andales na sinasabing ang malapit itong si Pastor Nonot kay Pastor Andales. Kung circumstantial evidence na matatawag yung involvement dito ni Pastor Andales, yung kay Pastor Nonot, masasabing direct evidence yun. Dahil positively identified siya doon mismo sa CCTV na hawak ng mga pulis. Ngayon, ang isa sa mga tanong ay kung maaari bang gawing witness itong girlfriend ni Adrian para sa kasong ito. Ayon sa abogado na may hawak ng kaso ni Adrian, hindi imposible na maging witness itong si Joan Orog. Pero sa ngayon daw, inaantay pa nila kung ano ang itatakbo ng kaso. Ngayon, kung talagang kinakailangan na iharap nila bilang witness itong si Joan Orog, ay gagawin daw nila.
Ngayon, yung personal opinion ko naman tungkol dito, kung bakit ganun yung stand ng abogado ni Adrian, ay hindi kasi ito direktang ebidensya na magtuturo na si Pastor Andales nga ang nagpapatay kay Adrian Fordillos. Kumbaga, wala si Pastor Andales nung gabing mangyari yung krimen. At isa pa, hindi rin sinasabi dito sa salaysay ng girlfriend ni Adrian kung paano pinlano yung krimen. Not unless kung naidetalye ni Pastor Andales kung paano niya gawin yung krimen sa harap mismo ng girlfriend ni Adrian. Pero hindi kasi ganun ang nangyari. Kung kaya, sa tingin ko rin kung bakit hindi pwedeng isama sa mga sasampahan ng kaso itong girlfriend ni Adrian dahil wala naman siyang involvement doon sa pagpatay kay Adrian. Not unless kung may patunay na talagang pinlano ng girlfriend ni Adrian at ni Pastor Andales kung ano yung mga dapat nilang gawin para paslangin itong si Adrian Fornillos. Kung ganun yung nangyari, siguradong kasama sa sasampahan ng kaso yung girlfriend ni Adrian. Pero kasi ang nangyari, allegedly, nagbitaw lang ng salita si Pastor Andales sa harap niya na ipapapatay niya itong si Adrian. Which is a weak evidence. O kumbaga, mahina yung ebidensya dahil pwedeng sabihin na hearsay o gawa-gawa lang itong mga sinabi ni Pastor Andales. Kasi alam naman natin sa korte, ang kailangan talaga, hard evidence. Ibig sabihin, yung ebidensyang matibay, maaaring nahuli sa akto o nakitaan ng armas, na ginamit mismo sa pagpaslang, o merong magbi-witness na kasama siya sa pagplano dun sa gagawing krimen kay Adrian. Pero hindi natin maikakaila na malaki ang naitulong nung salaysay ng girlfriend ni Adrian para mailink itong dalawang pastor na allegedly ay mga sangkot sa pagpaslang kay Adrian. Naniniwala din ang kampo ni Pastor Andales na once na lumabas or mahuli yung gunman, nasisiguro daw nila na malilinis nito ang pangalan ni Pastor Andales. Sa ngayon kasi, at large pa yung gunman. Although ayon sa resolution na inilabas, may tatlong John Doe's at may isang suspect na sinasabing mga sangkot dito sa krimen na ito. Yung kaso naman ni Pastor Nonot, sa ngayon tahimik ang kampo niya. Wala tayong balita tungkol sa abogado niya kung ano ang plano nila. Pero medyo mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Dahil nga na-identify talaga siya na andoon sa mismong pinangyarihan ng krimen at na-identify siya sa pamamagitan ng kuha sa isang CCTV. Masyadong naging controversial itong kaso ni Adrian Fornillos. Well, partly because sinasabi nga na it's a crime of passion na merong love triangle na involved dito sa krimen na ito. At hindi isang ordinaryong mamamayan ang involved dito sa love triangle na sinasabi. Dahil ang isa sa mga involved dito ay ang kinikilalang pastor sa Cagayan de Oro. Sa bawat krimen, ang hinahangad natin ay mabigyan ng hustisya ang biktima. And I hope, itong kaso ni Adrian Fornillos ay mabibigyan ng tamang hustisya, lalong-lalo na para sa pamilya niya. At sana nga, itong mga alleged suspects sa kasong ito, particularly yung mastermind o pasimuno dito sa pagpaslang kay Adrian Fornillos, ay mapanagot. Sa ngayon, yung dalawang pastor na nakakulong ngayon ay mananatili pa rin mga suspects habang tumatakbo yung kaso. At pwede pa rin itong magkaroon ng iba't ibang mga twists and turns dahil hindi pa lahat ng sinasabing mga suspects ang hawak ng ating mga kapulisan. So habang tumatakbo itong kasong ito, marami pa ang pwedeng mangyari. But at the end of the day, let's hope that justice will be served.